The following statements are personal opinions of a Filipino with freedom of expression and freedom of choice. In connection, let's be respectful in each other's point of view. Stop stigmatizing, be open-minded in listening to others' perspectives, whether it is agreeable or against your own opinion. Ako ay batang 90s, favorite channel ko ang ABS-CBN at kinalulungkot ko ang pagsasara nito. This is ABS-CBN Corporation Channel 2. Now signing off. Naniniwala ako sa hustisya ng ating bansa. Sang-ayon ako na may pagkakamali at dapat managot ang management ng ABS-CBN. Pero hindi ako sang-ayon na tuluyan ito ipasara. Pagkos, mabigyan ng bagong pagkakataon at bagong prangkisa. Bata pa lang ako ay sa ABS-CBN na kami nanonood noong panahon na ang TV ay dipihit pa lamang. At nung nasira ang pihitan ay tuluyan na ito nakatutok sa ABS-CBN. Noong ang Itbulaga ay Channel 2 pa. Noong tuwing umaga ay nanonood ako ng cartoons gaya ng Princess Sarah, Sedia Monteng Prinsipe, Julio at Julia. At kapag tasin ng tahanan na ay mag-umpisa na akong maglakad papunta sa school. Pag-uwi galing school, manunood ng TV Patrol at susundan ng mga teleserye. Noong mga panahon pati ako umiiyak kakapanood ng walang katapusang Mara Clara. Gustong-gusto ni Papa ang magandang gabi, bayan, at nakakatong panoorin ng Ang TV at susundan ng Hoy! Gising! Nasundan pa ng marami pang educational na palabas gaya ng Once Upon a Time, Siniskwela, Matinik at iba pa. Bayani, na pati sa school namin ay pinapanood sa klase. Maraming palabas ang nagpaiyak, nagbigay aral at inspirasyon mula sa ABS-CBN. Mga serbisyong pampubliko gaya ng Bantay Bata, Bantay Kalikasan, Sagot Kapamilya na tumutulong sa mga nasalanta. Naging bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas ang ABS-CBN mula sa pagbibigay saya, pagbibigay informasyon hanggang sa pagtulong sa kapwa. Para sa akin, malaking kawalan sa bansa kung tuluyang ipasara ang ABS-CBN. Nakakalungkot isipin na dahil sa katiwalian ng ilan ay mawawala ang isa sa haligi ng media sa ating bansa. Isama pa ang 11,000 empleyado na mawawala ng trabaho at umaasa sa nasabing kumpanya. Kaya naintindihan ko ang pagdaing, pagsigaw ng hinaing na sinimulan ng mga artista na para sa iba ay pagmanipula at paggamit sa taong bayan. Sana maging patas ang hustisya, pagbayarin ang totoong may kasalanan at magpatuloy ang ABS-CBN sa pagbibigay aliw, aral, impormasyon at tulong sa bayan. Hanggang sa muli, kapamilya, maghihintay kami sa inyong pagbabalik.